dito tayo ngayon. Lucy, Doña Soledad, Sulukat, ay sa Paranaque, Better Living. So kasama natin South Boys. Oy, goy, goy. Ati. So makita motor niya. Ah, so dito motor niya. Ha? So ngayon. So, sa labas yung ari po niya. Yan. Papi Mel. Ito yung motor ni Daddy. Yung nag-explain kung paano i-adjust yung rear shock ni Lucy RF175. Yun, no? South Boys plus Marquis na moto. Okay, so may silip doon, no? Si Baby Rouge. So, ganun naman talaga lagi. Pag nakikita-kita ang South Boys is laging puro motor ang pinag-uusapan natin, no? Pagkaganda niya kasi staff niya paglabas sa factory nandito eh. So, mientras mga babaya, mas lang lumalambot. Yun! Yo! Para sa akin, parang mas naging nagpe-play na yung ano, yung shock. So yun, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button para lagi kang updated sa mga vlogs natin. And stoplight na, nakakaya magsalita. So what's up mga kanagdag, it's your boy again, Marquis Tamoto, and welcome sa ating panibagong vlog. So nandito tayo ngayon, Lucy, Doña Soledad, sa Sukat, ay sa Paranaque, Better Living. And sa vlog natin for today, papakita ko sa inyo kung paano i-adjust yung stock rear shock ni Lucy RFI175. Tapos kung anong kailangan yung tool sa pag-a-adjust. So kasama natin South Boys. Goy, goy, goy! Daddy! So yung makita motor niya? Ah, solid yung motor niya. Saka? Ito nga iso. Dito sa labas yung ari po niya. Yan! What's up? Papi Mel! So yun, pakita ko sa inyo. So, eto, kailangan mo ng ganitong tool. Kung wala kang ganitong tool, pwedeng vice grip. O, minsan pwede rin nga din. So makikita nyo itong adjustment na to, yung mga nagre-reklamo matitigas yung shocks, ito pinakasagad niya kasi stock niya paglabas sa factory nandito eh. So mientras mga babaya, mas lalong lumalambot. Ngayon, paano mo i-adjust yan? Kung may ganito ka, madali. Iikot lang yan. So eto pala, pagka sa kabila. Patigasin. Kung gusto mo ang patigasin, ibabalik sa matigas. Yan. Ngayon, vice versa. Gusto mo palumputin, papunta naman dito. Ayan, ganyan lang kadali. Oo, mamaya. Para makapag-ready. Yun. So yun mga kanogdog, ito lang yung gagamitin yung tools para pang-adjust dun sa rear shock. Pero kung wala kayong ganitong tools, pwede namang gamitin vice grip, pero syempre, para di rin magasgasan yung rear shock nyo, kailangan dahan-dahan lang din. Ito kasi sakto eh, papasok mo na lang magandun yung pinakita nga ni Daddy kanina kung paano i-adjust. So yun, sa mga, especially sa mga nagre-reklamo dun sa tigas nung shock nila, yun, ito lang, ito ang sagot. Kasi kagandahan ng motor natin, adjustable yung rear shock. So nasa templa mo kung gusto mo na matigas or yung sakto yung play para sa'yo. So yun. So what's up mga kanagdag, yun. Ito yung motor ni Daddy. Yung nag-explain kung paano i-adjust yung rear shock ni Lucy RFI175. Yun, no?
South Boys plus Marquista Moto. Nandun siya. Ayan, so to tambay kami ngayon dito. Ayan, may mga nagpapaayos, naayos. So ganun naman talaga lagi. Pag nakikita-kita ang South Boys is laging puro motor ang pinag-uusapan natin, no? Oh, may sumisilip doon, no? Oh, si Baby Rose. Yun, kita niya naman. A few moments later. So yun, mga kakanog, nag-ginabi na tayo. Yun, nasundo na natin si Mine Commander. So testing naman natin kung okay ba talaga yung shock na na-adjust. So here we go. Yun, ngayon may angkas tayo. Kanina tinry natin ang ako lang. So tinitingnan ko rin kung okay, kung may pagbabago ba. May pagbabago sa palagay mo? Yung talbog? Yung talbog ng motor? Hindi niya maramdaman. Pero para sa akin, parang mas naging nagpiplay na yung ano, yung shock. Hindi na matagtag na matagtag. Sa pakiramdam ko, ah. So, yun. Oo nga, man. Mas lumambot-lambot siya. Kaya nga dinaan ko sa lubak para maramdaman ko kung okay. Okay nga. Diyan ba sila? So yun mga kanog, dugo ko naman siya. And sulit. Mag-ano ka lang, tawag dito. I-adjust mo lang, wala kang bibilhin. Pero importante yung may tools para mas maganda. Kasi pwede naman siyang vice grip. Pero gagasgasan eh. Okay din siyang vice grip. Yabe. Pero mas okay talaga kung meron kang tools para doon sa shock. Kasi karamihan naman ng mga shock ngayon is adjustable. Depende sa play na gusto mo. Kaya yun, dun sa mga naka-RFI tulad ko na less budget pa and hindi makabili ng aftermarket na shocks, yung mga mamahalin like YSS, RCB. So kung tatanungin nyo ako ano yung pwedeng shock, pang XRM po. Tapos depende na sa millimeter kasi ang stock natin is 310 mm. Then pwede kang mag 280. Okay na yung 280. Hindi masyado sobrang sagad dun sa ilalim ng motor mo. Pero yun, wala pa tayong budget kaya adjust lang muna. So yun, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button para lagi kang updated sa mga vlogs natin. And stoplight na, nakakaya magsalita. So yun nga, okay yung play nung motor, nung shock nung motor, rear shock natin. So ganun lang siya kadali mag-adjust, ganun lang kadali. Ito may angkas ako. And sobrang okay. Kahit may angkas, ang ganda ng play niya. Oh, daming kotse. Talagang ginabi na tayo. Matesting lang na matesting, ikot lang ng ikot para kung okay ba talaga. Yeah. Wop. Eto na.
So yun nga yung kagandahan nung shock ng RFI-175. Adjustable yung rear shock niya. So nasa timpla mo kung gusto mo ng matigas. Kung anong play yung trip mo dun sa shock mo, kung saan ka komportable. Kasi medyo ano rin siya sa may epekto rin siya sa timbang ng rider. At kung okay sa yung play nung shock. Pero kung may pamalit ka naman ng ano ng aftermarket na shock, so bilhin na ng aftermarket. So dumidilim na. Padilim na talaga. Gabi na, night vlog. So nakita niyo sa cam. SJ8 Air sa gabi. So yun, hanggang dito na lang mga kanugnug. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo yun, para makabili tayo ng rare shock. Syempre para matuloy-tuloy natin yung mga content natin regarding kay Lucy RFI-175 at kung ano-ano pa tungkol sa pag-moto vlog. And hanggang dito na lang mga kanugnug. Always remember, be thankful every day sa mga blessings na natatanggap natin, maliit man o malaki. Basta blessing from God. Be thankful enough and as always, whoop, whoop. Stay safe always. Peace out.